that thou shalt remember all the way which the Lord thy God led these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out the mouth of the Lord, that man live. Okay, exclaim, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, yung salita, Lord, ang aming focus. Kita namin doon yung kalituhan sa labas. So, we pray na kayong focus mga batang ito, lumaki sila. Instruction ng salita, Panginoon. At iba rin sa amin, na usubok kung ano man yan, kung anong pinagdadaanan namin, ay magtiwala kami sa iyong salita, Panginoon. Makita namin ang inyong paggamit sa iyong salita in the past and even in the time na kayo, ang Panginoong Jesus, Panginoon, ay narito rin. We pray na kayo pagamitin namin ito, Lord, ng appropriately sa panahon namin, Panginoon, ngayon. Kayo matututo. Tututo kami at kayo po magtuto, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Title po nito is Every Word of God. Every Word of God. Okay? Sa Tagalog, lahat ng salita ng Diyos. Isa-isa, lahat yan. Okay? Importante. Ang subtitle po natin, Learning from What Proceed Out of the Mouth of God. Okay? Ano ba nang gagaling salita ng Diyos? Sa Diyos mismo. Sa bibig niya, na lumalabas. Okay? Hindi yung basta-basta lang ang kalokohan na minsan. Mga bata, nakakita ba kayo ng batang madaldal? Lalo pag nag-aaral pala magsalita yan, ano siya na, minsan, ganun-ganun yan eh. Basta lang may masabi, may exercise lang yung boses, ganun mga bata. Itong mga to, yan, di ba? Kita nyo naman. Anay, baka kuha yung ano. Ay, sorry. Sleepin, ikaw, pakinggan, basura. Maglalaro nila yung ano. Ay, wala na. Wala na, tapo na. Ito pa, Nay. Pen, ito pa. Okay, so mga bata, makinig lang kayo ha, makinig. Mas dapat sabi, ano tayo, mabilis to hear, di ba? Swift to hear. Kasi pag hindi ka, walang laman yung utak mo, walang, yung puso mo, mali, wala sa tamang direksyon, position, maraming ka nasabi, kaso anong nasinabi mo, basura. Yung nakikinig dito ng mga FM station. Bira, di ba? Puro kalokohan. Ang dami yung sinabi, kumita siya. Okay? Pero bandang huli, ano napulot natin? Hindi kalokohan din. So, hindi tama yun. Mga bata, maging matalino kayo. Pag matalino kayo, spiritual, alam niyo yung salita ng Diyos, ano mangyayari sa inyo? Hindi kayo yung bulalas lang ng bulalas ng bibig. Okay? Pag nagsalita kayo, meron na kayong target agad. May ma-accomplish yun. Kaya kayo nagsalita, bakit ganun? Ba't ganun kahina? Ba't ganun kalakas? Ba't ganun kadiretso? Bakit yung word na pinili nyo? At yun, may kinalaman sa goal nyo. Ganun yun, matalino kayo dapat. Okay? At hindi mangyayari yun, pag di kayo nakikinig, syempre. Obserbahan nyo yung nangyayari dito. Kaya wala tayong mga anito dito. Okay, position. Hindi, para malaman natin. Hindi, kasi konta yun sa Bible eh. So, lahat ng ginagawa natin dito, especially yung preaching, di ba yun yung bulk ng ating worship eh, ng service natin. Para may konting kantahan, may konting prayer, may konting basa, pero after na, makikinig na tayo. Bakit? Sino tayo matututo? Okay? Kahit mga bata pa kayo, masanay na kayo. Okay, ngayon. Ganun din, mga intermediate, mga teens, saka mga adult. Okay? So, ang title nga nito is Every Word of God. Oh, masasabi lang eh. Masasabi. Saka na yung ano, daldal. Kinig muna. Makinig. Okay. Ang ating objective is to learn kung ano yung source ng ating faith. Malaman natin ng itong Bible, hindi lang ito basta-basta. Okay, magsulat ako ng Bible, magsulat ako ng book, ikaw din. Oh, kanya-kanya tayo ng book.
Okay lang din yun. Pero, ito yung pinaka-book natin. Ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang nagsabi niyan. Hindi yan pwedeng ikumpara sa kung anong libro. Okay? Hindi, malaki yung pagkakaiba. At ngayon, pag alam na natin ito sa salita ng Diyos, ito yung pa-priority natin. Prioritize natin. Okay? Ito yung pinaka sa atin, Bible. Hindi tradisyon, hindi kung ano-ano. Okay? Okay, so, sino dito may alam na ibang language? Kayo mga bata, saan ba kayo nagaling? Dito na lang kayo, Tagalog na kayo. Hindi kayo nagaling na probinsya. Ano probinsya nyo? Jason. Wala. Okay. Sino? Ezekiel, saan probinsya nyo? Pasay. Saan ka ba lumaki? Pasay. Pasay? Pasay kayo? Di ba kita pwede ng Quezon? Di ba alam? Quezon. Quezon, di ba? Province, di ba? Taga doon kasi yung lola natin. I mean, Diluna. Di ba? Nakapunta ako sa Quezon, layo. Ang mga salita doon, ala eh. Di ba? Okay, so maganda yung diversity ng language. Okay, sabihin na iba-iba yung salita. Ano yung aso sa ano? Sa, ikaw ba, Bad? Nagbe-Bisaya ka ba? Anong aso sa Bisaya? Iro. 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 Sa Bicol. Ano yun, Bicol? Alimutan ko eh. Eh, yung Kalabaw, ano sa inyo? Ay, Bicol. Cebu. Alam ko lang aso. Ayam sa Bicol. Ayam. Aso, ayam. Ano yung, ano? Kalabaw. Di mo alam. Damulag. Ayun daw yun, damulag daw yun. Damulo? Natawa nga ako dyan, kaya hindi ko makalimutan eh. Okay, ano yung isda sa inyo? Isda. Sa Bisaya. Sira. Yan, sira sa Bicol. Sira. Okay. So, yun lang alam ko. Sa Greek, oh, may alam ako sa Greek. Sa Greek, ang isda is sari. Okay? Tama ba? Why na tayo? Sari yata. H. Hindi yun. Hindi, hindi. Mali yun. Okay. Ano ba? Kukuri ko na lang yung ano, video. Okay. So maganda yung diversity yung language. Pero napansin nyo ba yung language? Ano yung isda sa inyo? Ay, yung isda sa inyo. Pero pinag-uusapan natin, isda lang. Okay. Ano yung ano sa inyo? Ano yung iyak? Sa English, cry. Sa atin, iyak. Sa Greek, nakalimutan ko. Okay? So kahit ano pa yan, mayroon tayong isang tinutukoy. Ang Diyos ay isa lang, so common siya sa bawat tao dapat. Okay, maganda yung iba-iba tayo ng languages, pero kahapon nga, di ba, dyan yung Korea naming ano, pamangkin. Hindi kinakausap ko, hindi masyadong marunong mag-English. Ganyan lang siya. Hindi na maintindihan eh. Tapos, pero ano nangyari? Nagkasundo sila ni Ashley. Paano nangyari yun? Hindi sila nagkakaintindihan. Sign language, English. Sign language, let's go. Oh, yun. Swimming. Okay? So, again, kahit walang language, mayroon tayong tinatawag na non-verbal language. Na kahit di mo alam yung term, di ba? You? Alam natin mga tao kumakain eh. Okay? You? Talo. Ay, ito mga bata, hindi pa nag-asalita ito. Diba? So, alam nila yung mga ganyan language. No? Bakit sinasabi ito? Kasi, yung sinasabing word of God, ito yung may kausap nga ako, may piloso po eh. Kasi punta natin yung salita ng Diyos. Sabi niya kasi, wala ang Bible dati, yung panahon ni Paul, wala pa eh. Anong sinusundan nila? Kasi gusto niyang palabasin yung Catholic na raw yun. Nauna yung church bago yung Bible. Ang nagdala sa atin ng Bible ang Catholic kasi nungalingan yun. Di mo alam kung saan nanggaling ang Catholic na yan. Sa Roman Empire yan eh. Okay. Kaya importante yung salita ng Diyos at so in the past and in the future, paano natin malalaman kung anong papaangaral natin sa mga batang to? Ha? Kung ano sinabi ng salita ng Diyos? Matunod ito, di, may mga batang makulit eh.
may mga batang ano, talagang hindi, excuse na naman yan ng mga magulang. Sabi to, kung ano yung dapat nilang gawin, yun ang pangaral mo, doon mo sila i-train. Kung yung bata na yan, dapat sumusunod. Paano kaya sasanayin to? Di pa sunodin mo. Pag sinabi mong tahimik, tahimik. Pag sinabi tulog na. Pag sinabi kumain, kumain. Ay, ganun pala. Pag sinabi nila rin kumain, dapat kumain. Ngayon ba itindihin yun? Pag sinabi umupo, upo. Pag di siya umupo, may gagawin ka dapat. Anong gagawin mo? Oh, yun yung language na nalaman nila. Dahil sinabi nun, di ba? Hindi nila alam eh. Hindi ko maintindihan ba ito. Mag-obey ka. Yun ang dapat maintindihan. Pag sinabi ng magulang mo pala, dapat ko sumunod. Diba? Ah, upo, ganyan. Uy, natuwa sa akin nung umupo ako. Pag sabihin, natuto siya, tinetrain mo siya. Okay? So, ito yung sinasabi natin dito na ang salita ng Diyos ay hindi mahirap itindihin. Okay? Ito ay malalaman natin, okay? Kung tayo ay talagang naghahanap ng katuwiran ng Diyos. Yung iba nating mga kapatid, may isang hirap sa English. Anong gagawin natin? Mag-solve-winning yeah, tayo. Ito po sa Tagalog. Ay malabo na po yung mata ko. Ako na lang magsasabi sa inyo. Pero maganda, kino-quote natin from the Bible kasi yung salita ng Diyos, yung Bible. Pag binasa mo yan, walang dagdag yan ng kung sinong idea ng tao. So ganoon din tayo pagka-usap naman natin, mga loko-loko, mga sinungaling, mga iba interpretation ng Bible, hindi ikaw magbasa. Okay? Pwede iba-iba yung Bible. Ba't nag-iba? Sino may kasalanan? Ang Diyos, ang tao, o ikaw, naniniwala sa ibang translation. So, halo-halo na. So, hindi pwede ang salita ng Diyos, dalawa, magkaiba. Hindi pwede yun. Dapat sinasabi ng Diyos, isa lang, kung matino siya. Nakakita na ba kayong loko-loko na ano? Mamaya, babae siya. Mamaya, bata siya. Di ba? Alam nyo yan? May sakit na ganun eh. Ang tawag nung multiple identity disorder. So, hindi ganun ang Diyos. Pag sinabi niya, ito ang tama ngayon, ito ang tama kahit magpakailanman. Diba? Tanong ni nanay kanina, tama ba nag-asawa ng marami? Hindi. Tapos. Ay, ginawa nila eh. Mali sila doon. Okay? Yung bata nag-disobey sa magulang kasi sa palagay niya, yun ang tama. Eh. Ano nga yung tama? Habang lumalaki ka, dinidiscover mo yung tama, ano yung sinabi ng Diyos? Wala nang mas matanda pa sa Diyos. Diba? Kaya tayo ngayon, tandaan na namin, ba't basa pa ng basa ng Bible, ano sinabi ng Diyos? Kasi wala magmamalaki sa amin mga adult. Na, mas alam ko yan eh. Hindi, doon tayo pupunta sa salita ng Diyos, okay? Kaya importante yan, maganda iba-iba tayo ng language, pero mayroong isang language na naiintindihan natin lahat. Yan ay ang language ng Diyos. Ngayon yung iba, kailangan pang i-train, pero mayroon siyang communication sa atin na maiintindihan natin dahil mayroon tayo spirit. At pag naligtas ka, mabuhay yan, magko-communicate sa Diyos yan, ang mas malinaw. Yung mga unsaved, medyo pray natin, turuan natin, meron pa rin. Meron pa rin ano, may ano pa rin yan. May line of communication. Hindi nga lang ganun kalinaw, pero pag naligtas yan, huumpisa yan, okay? Parang yun yan, bata na kailangan mo i-train, isang paluin. Ilang taon yan, hindi ko alam. Pero yun ang sabi ng Diyos. So huwag tayo, nag-anak eh. So magtsaga mo yung anak mo. Diba? Pag natuto naman niya, ipambihira. Paglilingkod mo sa Diyos yan. Amen? Yan ang totoo. Okay? So ngayon, number one, ang ating ang gusto lang para tingin din sa inyo, every word of God nga, matututo tayo pag tayo nakinig sa salita ng Diyos. Amen, mga bata? Nakinig, nagsalita ang Diyos. Yung iba, nasulat dito. Ito yung importante, nakasulat. Kasi iba, di binigay sa atin eh. Yung nakasulat ngayon, makikinig tayo sa salita ng Diyos. Anong sinabi dyan, matututo tayo. Simple lang, di ba? So ngayon, ano yung mga kailangan ating maintindihan? So number one, yung the source. The Lord, ang Diyos mismo, ang source niyan. Sabi sa ating verse. Nabanggit natin kanina sa Matthew, saka sa Luke, nag-refer siya dito. Sinabi ng Diyos na hindi lang pagkain kahapon. Dami namin kinain eh. Ako nga, hindi masyadong kumain kasi na noodle fight kami. Nagawa na, wala nang pwesto eh. Langan naman makipagsiksigan pa ako doon. Jeta nga ako. So sige, kayo naman ako na. Kung tapos na sila, di nakiganon din ako. So, magluto yung ano namin eh. Binsa namin eh. Pero, hindi ibig sabihin marami ka nakakain. Okay ka na. Sinong pinakamatabang kilala niyong tao? Tapos ang saya-saya niya sa buhay niya. Diba? Meron kailang kilalang ganon? O malungkot sila, diba? Problema ko naman yung paano papayat. Diba? May advertisement yung mga to na ano. Are you fat and sad? Mga ganun eh. Sabihin, tama ba yun?
Depende in a way. Kasi kahit ano yung kain mo, hindi pala lahat yun nakakasatisfy sa'yo. Meron ka pang ibang kailangan, di ba? Kailangan mong kumain, which is masarap. Kasi meron ka pang ibang kailangan. Katulad ko ngayon, hirapan na akong abutin minsan yung ano, kasi umasahid na yung tiyan eh. Kailangan ko rin gawin yun. Tapos, kailangan ko rin kumain. So, binabalance yan. Yun ang dapat. Pero ngayon yung salita ng Diyos, ang maganda dito, nakakita ka na ba ng tumaba ang salita ng Diyos? Uy, ubis siya sa salita ng Diyos. Meron bang ganun? Pag totoong salita ng Diyos, wala. Parang yung honey daw. Alam nyo ba yung honey? Hindi ka, yung totoong honey, ha? Pag kumain ka ng honey, hindi ka pa masobrahan, hindi ka magkaka-diabetes. Yung totoong honey, ha? Kasi... Ilang kalokohan, ha? Okay, hindi ka nakatawa, ha? Okay, sige. Okay, so, tama yun, may pa... Hindi. Yung honey, minsan pag wala ka talaga, maabutan mo yung honey dyan, hindi napapanis, okay? Parang salita na naman ng Diyos. Ilang beses kinong parang honey sa salita ng Diyos. Meron, di ba? So, nga ba yun? Sa Psalms 19 na tayo. Okay. So, ang source niya ng Diyos and therefore, napakaganda niyan. Di ba? Nakakita na ba kayo ng anong maganda? So, damit. Kunwari, anong gusto ko ako? Jag ako eh. Kasi mura na matibay naman na medyo maganda naman. So, misal, ewan ko naman parang babae na ito, may dami clothes. Tignan ko lahat. Sukatin ko lahat. Ewan ko nang ganun, no? Pag kilala ko na yung nag-manufacture niya, alam ko yan, mura, at least reasonable price, matibay, maganda. Okay na yun. So, mayroon dito. Okay, alis na ako. Okay? This message is brought to you by Jag. Okay, so, ganun na lalaki. Pero babae, ano nga gawin? Tingnan na, maganda, maganda. Pero actually, minsan, kaya nga may mga branding yan. Eh. Minsan, ha, isang ang gumagawa niyan. Eh. Yung branding na lang yung paano may pe-present. Marketing. Ang sabi ko lang dito, kung sino yung source ng kung ano, diba? Kung magaling kang gumawa, yung gagawin mo, maganda. Kung magaling kang magluto, yung kakainin ko dyan, gusto kumain naman, punta tayo sa ano. Ano yung ba? Nakalimutan ko na naman. Yung kinainin natin sa Ayala. Cilantro. Cilantro. This message is brought to you by cilantro. Sarap! Hindi ganun kamahal. Cilantro. Yan. So, bakit ano, pag gusto ko kumain dito, pupunta ako doon. Kasi alam ko, yung source ng pagkain ay maayos. Kasi, ang gumawa nung kilala ko, itong restaurant ito, maayos magluto. Okay? So, ngayon, ganun sa salita rin. Oy, may bagong sermon si Pastor Ace. Ay, makapakinggan ko yan. Kasi kilala mo na siya, no? Sana ganun, no? Pag nakinig ako sa kanya, may matutunan ako eh. Hindi yung katulad sa iba, napapaulitin yung alam na namin, may sablay pa. Okay? Tapos meron pang kasinungalingan, meron pang self-service. Di ba? Ayoko dun. Yun yun. So, ngayon ang source pala ng Bible, ang Diyos, anong gawin natin dapat dito? Dapat excited tayong babasahin yan everyday. At may matututunan tayo dyan. Ito, itong part na alam na natin, kaso minsan nanineglect din. Nanineglect. Ay, mayroong comics dito. Mayroon ditong Word of God. Sino kaya? Ay, nakakatawa yung comics eh. Kasi puro kalokohan eh. Nakakatawa. Ay, ang gusto ko. Ngayon, mga bata, medyo mahilig dyan yung mga ibang unbeliever. Kaya tayo, we know better. Kahit andun yung temptation na gamitin yung oras mo sa kalokohan, ano gagawin mo? Dapat hindi na. Doon ka na sa Word of God. Amen? Ano lang yun? Introduction lang yan. So, dahil lang galing sa Diyos to, lahat ng nasabihin niya, kahit maliit lang, o kahit pahiwatig lang, ano na, di ba? Okay? Nagpahiwatig na wag. Ano gagawin mo? Tuloy ka pa rin? Naku, mabay. Tapos ka. Ha? Huh? O kaya, ano ka? Kung ano man yung pahiwatig ng Diyos at salita niya, napaka-importante. Kasi siya ang source ng Bible. Okay? And then, ano ba yung purpose niya? Bakit kailangan every word of God ay katotohanan natin ang aral? Dapat matuto tayo dyan. Lahat yan, hindi, pipiliin mo lang. Gusto ko lang New Testament. Dahil ang God of New Testament ay mabuti.
Hindi siya nagpapalusa. Sabi ng iba, ganun daw. Hindi naman nabasa yung Bible. Eh, tinignan mo sa Revelation. Dito na sa Matthew. Okay? May judgment ng Diyos, no? Kahit saan. So, ang purpose ng kanyang salita, ano? The purpose is that God's will be done. Okay, nagkamaling sulat ko. Sabi dyan sa verse 1. By the way, yung source pala, sabi dyan, all the command with which I command, sabi ng Diyos, siya yung source. Bakit may Bible, nagsalita siya? Ang sabi niya, itong gawin nyo, ito huwag nyong gawin, siya yung source. No, ngayon, sa purpose, bakit niya sinabi itong mga ito? Okay, again, yung Deuteronomy ay inulit na lang sa, yung mga ano, inisa-isa nyo dito, yung sinummarize niya. Especially in verse 8, makikita natin, bakit nga ba binigyan tayo ng Bible? Bakit itong mga to ay pinaikot-ikot pa sa wilderness? Yung iba na hindi nakapasok, yung iba pinatay, yung iba nakapasok. Bakit? Bakit lahat ng to? Okay, sabi dito, this day shall you observe to do that ye might live. Okay? So number one, sinulat yung Bible, kinumand din ng Diyos para tayo ay mabuhay. Hindi, nabuhay naman yung ibang unbeliever eh. Obviously, iba yung ibig sabihin ito. Ano ba ang life? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Izoe. Greek. Okay. Ano yung sabihin nun? So, siya mismo yung buhay mo. So, ngayon, paano yung pag ano, may bisita ako ng Linggo? Ay, saka na yung Diyos. Diba? Ay, ano eh, kailangan ko mag-aral. Ubusin ko yung 24 hours ko pag-aaral. For God is my life. Pwede mo sabihin yun? Kung puro ka laro, puro ka aral, puro ka trabaho, is God your life? Hindi. Eh, pero kung nag-Bible ka, nag-church ka, nagbasa ka ng Bible, tapos nag-aaral ka rin, nag-trabaho ka, pwede mo ba sabihin God is your life? Yes, kung priority mo siya, ibig sabihin ito, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa school ka, kahit nasa business ka, ina-apply mo yung sinabi ng Diyos, ang Panginoon mo si Jesus pa rin. Okay? Pwede mo sabihin yun. Ba't ka nag-asawa? Anong purpose mo? Para lang masarap? Ay, hindi. Ang Diyos ang buhay mo. Diba? Pero lagi mo siya iniisip para sinabi pala ng Bible, mag-asawa ka, mag-anak, pero erase mo siya in the nurture and admonition of sino? The Lord. Diba? Pumunta nyo na yun. Ngayon, kung pinapalaki mo yung mga anak mo sa salita ng Diyos, o di pwede mong sabihin, God is my life. Kasi even yung tinuturo ko sa ibang tao, sa anak ko, mag-soul winning tayo, sino ipipreach natin? Pumunta kayo sa church namin, kami ang pinakamagaling. Naku, hindi ka lang ipipreach mo, ha? Ba't kaya may punta sa'yo? O nga, no, ba't nga ba? Dapat pagandahin natin yung church. Hindi nga eh. Ipreach lang natin si Jesus para sila yung maligtas. Kung sinong papuntahin ng Diyos dito, magstay, yun na yun. Kaya nade-derail yung iba-iba yung ginagawa eh. Kaya katulad nga nung usap ko, madami ba kayo? Ganun, ang intimidate. Ano naman yun? Ligtas ka ba? Oo, kailan? Nung binaptize ako. Ha? So, hindi siya ligtas. Okay? Okay, so ang purpose natin ngayon, that we might live. Okay? So, obviously, ano to, matagal ng buhay ang tao eh. Kaya hindi sinasabi ng Diyos dito nang ma-observe niya yung salita ng Diyos, hindi para mabuhay, obviously hindi. So para siya ay mabuhay ng everlasting life at yung mga kanya mga anak din, yung mga anak natin, tuturo natin yung tama and therefore sila yung magkakaroon ng buhay na para sa Panginoon. At especially una, maligtas ka muna. Pag hindi ka ligtas, wala kang pakinabang kahit saan, kahit kailan. Kung sa impyerno ka, gusto mo sa impyerno? Gusto mo sa impyerno? Walang may gusto doon. Pero minsan nga, ito na yung sinasabi sa atin, yung kailangan mong gawin, ayaw mong gawin, manampalataya lang naman. Dapat manampalataya sa Panginoon tayo. Pero itong mga salita niya, ito yung pagkukuha natin ng lesson. Okay? Kaya ngayon, ang purpose para tayo mabuhay sa buhay ng Panginoon, number one is maligtas, everlasting life. Hindi sa impyerno, kundi sa langit. But especially kahit sa buhay na to, may everlasting life ka na dapat. Yung buhay ng Panginoon, yung buhay ng gusto ng Panginoon para sa'yo. Okay, and then sabi dyan, multiply. Uy, maganda to.
that he may live and multiply. Ah, hindi lang basta mabuhay. Paano ka magmumultiply? Well, bakit ko sa kanina, ang mga anak, mga batang yan, blessing yan ng Diyos. Kahit pag hindi gusto ng Diyos na magkaanak, kahit anong gusto mong gawin. Kahit anong gawin mo pala, sorry. Kahit anong gawin mo, pag ayaw ng Diyos na magkaanak ka, nasira yung ano mo, yung ano mo, tawag ito, reproductive, ang genes mo, ano man yan. Buti itong mga ito, dumadami. Ilan kayo magkapatid? Ilan kayo magkapatid? Ha? Hindi mo alam? Ilan kayo magkapatid? Pito, ba't ka pa? Nahihiya ka ba? Blessing yun! Hindi, dahil pamit ko yung tatay mo. Hindi, joke lang. So, blessing yung bata. Pero siyempre, after mong, ano, tuturuan mo, okay? Ngayon, so, yung iba ba, pansinin nyo ha, yung ibang tao mayaman na, kaya nilang magkaanak. Ba't di sila nag-aanak? May kilala kayong ganun? Yes. Sa amin sa office lang, parang yun trend eh. Mag-anak ng isa, tapos na. Tabaho na tayo, at pakayama, pagkasarap. Anong sarap? Ay, may pera pa tayo, bakasyon! Bili lang kung ano. Huwag tayo mag-anak. Isa lang okay na yun. Ano nangyari? So kahit sila may capacity physically, mentally, spiritually, nawala. Sinong nag-alis nun? Isa tanas na. Kasi blessing ng Diyos yun eh. Diba sabi sa Bible, sa Psalms 127, sabi doon, sayin natin, except a man build the house, he labor in vain that builded it. Except the Lord keep the city, the watchman walk it but in vain. So ang Diyos ang tatayo ng tahanan. Pag yung tahanan nyo, hindi ka ligtas, yung nanay, tatay, hindi ligtas, ano mangyayari? May anak kayo, may pagkain kayo, may bahay kayo. Kaso, hindi house of God ang tawag ng Diyos doon. Okay? Hindi yung kinikilala ng Diyos na magandang tahanan. Okay? Sabi nyo, they labor in vain. Nag-build ka nga. Ano yung in vain ulit? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan nyo. Ayun, saya ng family namin. Lahat kayo sa impyerno. O kaya 90% sa'yo sa impyerno. Tapos yung ligtas sa'yo, pinipersecute nyo. Ano say-say nun? Okay? Kaya ang sinasabi dito, ang Diyos ang pag-build niyan. Kaya kayo mga bata, isipin nyo lagi yan. Paano ka magkakaroon ng pamilya? Anong gusto ng Diyos sa amin? Basta-basta lang? Ang uso ngayon, ang dami. Mga special, mga mayaman niya. At saka hindi nakakilala sa Diyos ang gagawin. Fling-fling lang. Nakakalungkot yung pati babae. Kayo ang talo dun. Kayo mapahing ng ganun. Yung mga lalaki, lalong mas prone sa ganun, lalo pag hindi tinuruan. Eh, pumayag pa kayo. Anong sabihin mo ngayon? Eh, pumayag naman siya. Totoo. Hindi kanyang papahalagahan. Kasi tanga-tanga ka rin. Yun ang term dun eh. Hindi mo alam yung ginagawa ng Diyos sa pamilya. Ang daming ganyan. Okay? Eh, yung magulang ko, ganun din eh. Kailangan mo bang sundin yung magulang mo? Kung ang magulang mo yan, anak ka ng Diyos, sino susundin mo? Sino susundin mo kung anak ka ng Diyos? Kahit dami mong kamag-anak, kung nasaan sila, ang susundin mo bandang huli, yan Diyos. Okay? Dahil siya ang tatay mo. May pansinin nyo dito, this at verse 3, sabi dyan, low children are inheritance of the Lord. Is an inheritance. So, pamana ng Diyos yung mga anak mo. Pag binigyan ka ng anak, may pamana ka. Alam niyo yung pamana? Tulad ng bahay, pwedeng pamana. Huwag lang kukulaps yan. Pero lalo yung lupa, hindi naman mauubos yan. Unlike, pag nasa tabi ng creek, ito, tabi ng creek eh. Pag napabayaan yan, maano yan, maalo din yan. Pero, hindi naalo dyan, pwede mong ipamana sa anak mo. Si Stephen, kunwari, matinong tao. Okay, pamana natin kay Stephen to. Pag wala tayo, may bahay na agad Stephen. Wow! Kaso, ayoko kay Stephen. Dito sa ano, kay Shana na lang to, kasi babae. Dapat yung mga lalaki, magtrabaho, bumukod. Okay? So, maganda yung ano, di ba? Naisip nyo na ba yun, pamana? So, pero especially, yung anak ang pamana ng Diyos sa atin. Pag wala kang anak, ang dami sa Bible na, talagang ano yung, especially yung babae. Talagang pighating-pighati sila. Sabi nyo, may reproach, di ba, kay Rachel?
nung binigay siya ng anak, the Lord that taken away my reproach. Sa kay Hannah, ganun din. Sabi dyan, ito yung reward ng Diyos. No? Eh sabi dito, as arrows in the head of, are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. So dapat mas marami kang quiver, mas marami kang, sorry, quiver, arrows pala, okay, nilalagay sa quiver, mas maganda, mas marami. Mas marami, mas maganda. Kaya sabi dyan, happy is the man na maraming anak. Okay? So ngayon, bakit uso isa na lang? Kasi yung utak nila nasa ibang bagay. Kala nila, pag naka-travel ka, alam mo ba, nag-travel ako sa ganyan? Ayun, masaya kang tao. Ayun, taba mo, malasaya ka siguro, malusog ka siguro. Yung pala, ang dami ng sakit. No. No? O, buhay tayo na simple lang. Maganda magkanak tayo. But anyway, so multiply, so that you may live, that you may multiply, dahil ang Diyos ay nagbubukas ng baybata, sabi sa Bible. Ngayon, sabi dyan, bukod doon, ano yung dapat, ano yung gusto ng Diyos? Ano yung purpose ng Diyos? Hindi ko na malkahan po. Andiyan ba kayo? Binubuksan kasi dito na eh, no? Kaya binubuksan nyo rin. Sabi dyan, that he may observe, sorry, and go in and possess the land. Okay, again, yung land na yan ay hindi minsan madaling i-possess. Nabanggit ko sa iyo kanina, di ba? Niligtas sila ng Diyos sa Egypt, hindi sila napatay, yung ano na firstborn. Pero yung pagpasok na nila sa promised land ngayon, hindi basta-basta, kailangan nilang, may mga tao dun eh. Paano mapapasok sila yun? So, inutusan sila ng Diyos na patayin yung mga yon. Okay, hindi, huwag niyong gagawin yun ha. Specific sa kanila yon, dahil yung mga yun ay pinarusahan ng Diyos, kaya sila pinapatay. Okay? So, pero, para ma-possess nila yung kailangan nilang sumunod sa commandment ng Diyos. Okay? Yun ang purpose ng Diyos. So, ngayon, para sa atin, ano yun? So, maraming bagay sa mundo na hindi mo basta-basta ma-possess. Katulad niya, pag nag-soul winning tayo, ang hirap. Tinaniman na sila ng kasinungalingan. Ano gagawin natin? Ah, by grace, maliligtas din yung mga yan. Ano, Calvinist? Hindi, di ba? Arali mo yung salita ng Diyos, lumabas ka doon, no? May paglaban ka. Hindi, ano ha, hindi patayan ha. War of the words. Salita. So, kaninong salita yung dadalhin mo? Salita mo lang. Ha, mag-ano ako, mag-aaral ako ng logic, at igagamitin ko. Okay naman yun. Basta, pero pinaka, panlaban mo is the word of God, which is, anong word of God? Panlaban. Ha? Bible. Okay, for the word of God is quick and powerful. And sharper than any two-edged sword. So, dati kasi sa kanila sword eh. Yun ang panlaban natin. Amen? Amen? So, dapat mong alamin yan. At hindi matutupad ang kalooban ng Diyos pag di mo alam yung salita niya. Kaya tandaan niya tayo, very central tayo dyan. Yung kausap ko lang isang beses. Ang alam niya, history daw. Kailangan mo alam mo yung history bago maligtas. Hindi mo alam, hindi mo alam. Ah, sandali, ikaw, alam mo ba lahat? Hindi mo rin alam lahat. Oh, paano yan? Hindi ganun, wala ang lahat history. Kasi yung pinapalabas niya nga, yung Catholic nga daw ang pinaka, hindi mo alam yun, hindi ka maliligtas kasi hindi mo alam yung history. Hindi mo rin alam lahat eh. O, paano ka naligtas? Sinungaling ka. Diba? So, kailangan mo lang malaman yung basic. Tayo, sinasabi rin natin yun. Na tayo makasalanan, hindi mo kailangan ligtas yung sarili mo. Ano kailangan mo? Tagapagligtas. E, binigay na sa atin ng Panginoon, namatay na sa pagkasalanan natin, yun yung dapat natin tanggapin. Hindi ganun kahirap yun. Sa atin nga, kabisado na natin eh. Okay, so yun ang purpose ng Diyos sa atin. Bukod sa maligtas tayo, minakatawa. Minakatawa ba? Oh. Nakakatawa. Nangiti ka pa. Nako, mayroon ka mamaya kay tatay mo. Ito, mga behave eh. Kasi ito, paikot-ikot. Okay, okay lang yan. Okay, paano nyo observe kung di mo alam? Dapat alamin mo, mabubuhay ka, magmumultiply kayo, at you possess the land. Yung kalooban ng Diyos. Dapat ma-possess mo yan. So, pag nasa church ka na maayos, yun na yun. Mag-stay ka na lang. Yun na lang problema mo ngayon. Sila, ganun sila eh. Andun na sila. Diba? Napag-aralan natin yun. Andun na sila. Time of Judges. And then, ano na, next of Judges? Yung mga kings na.
ay hindi sila nagtapat, pinali sila ng Diyos doon. So kayo mga baptist na kayo, anong gagawin nyo na lang? Depensahan natin ang baptist. Depensa mo yung salita ng Diyos, depensa mo na yung baptist, hindi mo na kaya magkasama na yun. Kaya ang tanong din sa akin, paano mo nalaman ang baptist? Sino ba yung baptist ba yun? Ganyan yung mga tanong nila, doon sila tinetrain. Sabi ko, yung mga tunay na ano, church, yun yun. Ay, hindi na ang baptist yun eh. Ulit-ulit kami. Anyway, naintindihan niyo ba mga bata? Depensa mo yung salita ng Diyos, alamin mo yung salita ng Diyos. Ang didepensa mo, hindi yung ano, sa atin kasi, ano tayo, mga Pilipino, mga Baptist, hindi ganun. It doesn't matter. What matters is sinabi ng Diyos, inusundin natin, kung mali ang Baptist, di alis tayo sa Baptist, ang tanong, mali ba tayo? Yung iba. Pero ang Baptist, local churches. So, pag habang sumusunod tayo sa Bible, sa salita ng Diyos, ay Jesus Christ, okay tayo. Amen? Amen. Pero yun ang mahirap, i-possess yung land, yung kalooban ng Diyos, pero kailangan natin yan, okay? Gagawin natin yung alam natin salita ng Diyos, okay? So number one, ang source ay Diyos, pangalawa, ang purpose niya, matupad sa earth. Kasi sa langit, automatic na yun eh, nautupad na yan eh. Pero sa earth, hindi pa. At sa hindi sa lahat ng tao. Okay? Kaya dapat alamin natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, may mga important matters na nabanggit dito, sabi dito. Sa number 2, sa verse 2, sabi niya, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Alam natin yung kwento. To humble thee and to prove thee, to know what is in thine heart and whether thou would keep his commandment or not, or no. So, important, ano yung parating bagay dito? kung titingnan yung masyadong material lang to, kailangan lang natin matalakas na military, yun lang. Yung wala sumunod sa Diyos. Kung yun ang titingnan mo, obviously, hindi. Even nga yung mga military daw, pag nagkaroon ng corruption dyan, wala ka ng tiwala sa nasa taas sa iyo, sa malay mo, sundalo ka, bibigay mo yung buhay mo sa nation mo, yung mga siraulo pala yung mga namumuno sa inyo, gagawin mo ba yun? Hindi na, kanya-kanya na rin yan. Okay? Kaya ibang ganun, military, kaya na lang sila nasa military para sa benefits. Hindi, wala yung buhay nila, hindi nila kailangang ialay. Kaya kanya-kanya na rin sila. So mga tayo, as soldiers, hindi tayo dapat ganun. Pag Kristiyano ka, ano? Bakit ka Kristiyano? Bakit ka makipagbuno? Bakit ka mag-soul winning? Bakit ka mag-aaral ng salita ng Diyos? Eh gusto mo lang comfort. Hindi ka pwede sundalo. Hindi mo alam yung pinaglalaban mo. Okay? Kaya sabi dito, importante yung point number 3, attitude mo. Importante attitude mo sa ganitong bagay, sa salita ng Diyos. Kasi sabi dito, anong ginawa sabi dyan? Lahat yung ginawa ng Diyos para mapatunayan kung ano yung meron sa kanila. Ano yung attitude na dapat meron tayo? Sabi dyan, to humble thee. Pwede ka ba lingkod ng Diyos, hindi ka humble, mayabang ka rin? Hindi pwede kasi kaligtasan yun eh. Ang hirap na nga, harap ka na naman, every week, soul winning na naman, kung hindi ka humble. Mag-iisip ka ng ibang paraan na hindi ka masisigawan, hindi ka makapahiya. Anong ginagawa ng iba ngayon? O, pagandain natin yung church, mayabang tayo, magaling tayo, kayo pumunta dito, mag-remember kayo dito. O, so yung pastor, ano? Ay, ang pinakamagaling yung pastor. Hinagalang, hindi nababastos yung pastor ko. Alam nyo ba yun? Siya yung pinakamayaman. Yun dapat, di ba? Ganun ba dapat? Hindi yun ang salita ng Diyos. Kasi kung, alam nyo, alam natin yung kwento eh. Kung kayabangan ng anong gusto ng Diyos sa kanila, the nation of priests, anong gagawin ng Diyos dito? Eh di, papasukin sila doon, payamanin sila, at lagi silang di matatalo. Diba? Pero hindi sila magiging humble. Eh ba't gusto ng Diyos magiging humble sila? Yun ang tanongin natin, sarili natin. Hindi natin inaaral yung salita ng Diyos para maging katulad ng mga PhD. Hindi natin alam kung paano nalakuha yun eh. Masipag, okay, masipag. Okay, nagumuha sila ng reports, nagbasa sila. Tapos, ano yung fruit ng ano mo, PhD mo? Sige nga. Meron ba kayong alam na PhD na nakabago ng buhay nyo? Nakadagdag sa buhay nyo? Wala nga tayong alam eh. Pero kung lingkod ka ng Diyos, di ba ako, yung pastor ko, ang laki ng ginawa sa akin. Hindi ko na makakalimutan yun. Concrete yun. Mag-stay ako sa church, maglingkod ako sa church kasi nakita ko yung pastor ko, naglingkod siya sa Diyos. Tapos nakinabang ang maraming tao, naligtas ang maraming tao. Ganun yun. Yun ang mas may silbing buhay.
Kaysa naman yung may PhD ka, kung ano nakatag sa pangalan mo, ano ngayon? Diba? Ano ngayon? PhD ka, ano ba yun? Hindi natin alam yun eh. Ano yung sabi PhD? Hindi mo alam yun eh. Pero yung lingkod ng Diyos, alam mo yun. Yung preacher, alam mo yun. Pinipreach niya yung katotohanan. Papakinggan mo siya. Gagalangin mo siya. Hindi dahil sa matangkad siya, mayaman siya. Ano? Ba't mo gagalangin yung pastor? Kasi siya yung nagturo sa iyo ng salita ng Diyos. Diba? Ah, pinagalitan ako eh, ako. Eh, kaso pinagalitan ka para matuto ka. Diba? Tayo yung pastor ko, mahal ko yun. Ang daming time, sabi nga sa inyo, minsan, hindi ko siya ma-refer ng walang, ano, emotion. Kasi lagi ko naaalala, paulit-ulit, kundi dahil sa pastor ko, hindi ko maintindihan itong mga bagay na to. Ngayon din ako eh, mga bata, minsan, anong gustong gawin ko sa buhay ko? Pero dahil na pinagbigyan ako, pinagtsagaan ako, katulad nyo, pinagtsaga ako ngayon, di ba? Natuto ako, nakilala ko ang Panginoon. Hindi yung mas importante. Hindi yung ano, yung paggalang ng ibang tao sa iyo, ano, kaya ka ginagalang kasi na ano mo kami, na psychology mo kami. Di ba? Kaya na ungusan mo kami sa yaman mo. Sige, sunod na kami dyan sa yaman. Kasi yun ang success mo sa kanila, ang success mong idea ng success mo, ganun. Amen? Hindi ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila, dapat hindi tayo ganun. Kaya tayo, minsan pinapahirapan, ba't kami ang hirap namin? Kami, hindi kami nakapag-aral sa kung anong school, hindi kami nakapag-travel, yung tatay ko, ordinaryong worker lang. Sige, sabi dito, para maging humble kayo, dahil ang gusto ng Diyos na kanyang servant, ano, humble. Kahit mga pastor yan, nakita ko, pag medyo umi-airin na yan, ano nangyari? Binababa sila ng Diyos. Yung mga hari, gano'n, ilista mo yung hari, ilan yun? Isa-isa naman natin yung 19 sa Israel, 19 sa Judah. Nagmataas sila, nagpaka-humble sila, naging okay. Nagmataas sila, bagsak. Ganun yung bansa nila, nagmataas, bagsak. Ngayon kayo, kahit sino ka pa, matalino ako eh. Alam mo ba lahat? Sige nga, sinong matalino dito na ginagamit ng Diyos na hindi naman ano? Sinong kilala nyo? Bill Gates? Nasakyan niya lang yung ano eh, popularity ng ano eh. Talagang uso niya, kung di siya gumawa nun, may ibang gagawa nun. May pwede magmalaki. Yun ang totoo. May pwede magmalaki niya, kaya ngayon, daming sumusunod sa ganyan. Hindi naman lahat successful din. Bakit? Kasi nga, nagkataon nandun siya, the right time, the right place, the right country, the right background, yung iba dyan, hindi rin ganun kalinis. Okay? Kaya huwag tayong magmamalaki sa Diyos. Ang gusto mong gamitin ka talaga ng Diyos, humble ka. Attitude is what matters. Okay, nakita ba kayo ng lingkod ng Diyos na hindi humble? Sabihin nyo, mayabang. Ito si Moses, mayabang to eh. Ginamit ng Diyos. Meron ba kayo kilala? Wala. Meron nagmalaki. Nag-una, okay. Tapos nagmalaki sa Diyos, binaba ng Diyos. Yun ang marami. Kaya ang aral ng Bible, huwag ka magmalaki sa Diyos. Maging humble ka, sabi dyan, 40 years para patunayan. Okay, number one attitude natin, humility. To humble thee. Number two, integrity. Ang sabi dyan, to prove thee. Ibig sabihin nito, sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Paano ka mapapatunayan? Paano malaman isang tao, mahal niya ang Diyos? Pag pinagpalit sa bisita, pag pinagpalit sa pera, mahal ba ang Diyos yun? Pinagpalit sa kung ano-ano. Diba, linaw naman eh. Sabi dito, mag-meet tayo dito, mag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Ba't pinagpapalit ang Diyos? Ay, yung trabaho, kailangan ko, linggo eh. O, pinagpalit mo sa trabaho yung Diyos. Ah, yung ano, unbeliever, pero pogi. O, eh, doon ako sa pogi, pinagpalit mo yung Diyos. Tama ba? Ay, ito yung gusto ng anak ko, ito yung sundin ko. Anak ko yun eh. O, pinagpalit mo yung Diyos. Kahit ano pa yan. Ay, pinipreach yung salita ng Diyos sa pulpit, may gusto kong gawing iba. Pinagpalit mo na naman ng Diyos. Ay, yung pera ko, ladaling ko sa ano, sa charity. Okay, magbibigay ako ng 500 sa charity, sa Taal. Ay, galing ko. Huwag mo na akong ano ha, wala na yung tights na yan ha. Pinagpalit mo na naman ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ganito, tights.
ikaw may iba kang gusto, ikaw wala sa tali. Kaya actually, sa puso mo, tax deductible pa, kami. Intindi niya ba yan? Mga mapanglin lang ang tao eh. Mas gusto mong kunwari lang. Kasi yung walang integrity yun. Kaya napansin niyo yun, nakapasok yung iba sa promise land. Yung matanda, 20 years old or above, sino lang? Sino lang nakapasok? Si Joshua and? Caleb. Si Caleb. Yung iba doon, pati si Moses, Elijah, pinatay eh. Miriam, pinatay. Aaron, pinatay ng Diyos. Ano nangyari? Kasi hindi sila integrity. Wala silang integrity. Actually, si Moses, okay si Moses. Kaya bandang uli, doon siya, di ba? Yung transfiguration. Pero, ang Diyos, hindi siya respectable person. Tandaan niya yan. Anak ako ni ano eh. Dapat, ligtas ako. Anak ako ng pastor. Isang sabi sa'yo. Kung hindi ka nanampalataya talaga sa Panginoon, hindi ka ligtas. Okay? So, humility, integrity. Para tayo patunayan, minsan pinapaikot-ikot niya tayo. So, iba doon ay nakapasok, pero iba din napatay. Okay? And then, obedience. Sabi dyan, whether the wouldest keep his commandments or not, or no. So, importante sa Diyos na sumunod ka. Okay? Again, yung kaligtasan, niligtas ka na eh. Pero yung para mapasaya yung promised land, ang sabi na salita ng Diyos, kailangan kang sumunod. Okay? Hindi automatic yan. Calvinist yan. Kaya sabi, nagalit na galit tayo dyan eh. Kasi nililito yung tao. Kahit anong mangyari, dahil kalooban niya mangyayari. Lahat ba ng kalooban ng Diyos nangyari? Hindi. So kalokohan niya, kailangan mo mag-obey. At minsan kahit mahirap, no? Nakakasawa. Pag yun ang sinabi ng salita ng Diyos, gawin natin. Unless, again, rebelde ka sa salita ng Diyos. Sino gusto mag-rebelde din sa magulang? May paglalagyan ka. Rebelde ka sa Diyos, may paglalagyan ka din. Hindi positive. Okay? So, ano ngayon? So, ang Lord ang source, salita ng Diyos ng Bible, kaya dapat nating sundin at seryosohin ang Bible. Pangalawa, ang purpose nito, magawa, mangyari yung kalooban ng Diyos sa earth. Ngayon naman, importante ang attitude mo, humility, integrity, and obedience. Ngayon, paano niya ginawa yun? Paano niya ginawa yun? Ano dito sa atin eh? Sasabi dyan, 40 years. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, hindi agad-agad. Okay? Hindi agad-agad dyan, hindi madali. Ang church hindi na-established ng 5 years. Ay, 5 years na kayo, hindi pa kayo, ano? Hindi 5 years ang established ng church. Dekada yan. Yung iba dyan, hindi magtatapat. Yung iba, makikita mo yung attitude nila, kaya lang andito to. Ibang gusto nito eh. Yung iba, wala lang magawa. Yung iba, umalis lang sa ano, gusto sa iba. Yun ang totoo, yung iba yung gano'n, yung iba, dumadami, alam niyo ba yun? Ang dami kong kilalang gano'n. Bakit? Umpisa pa lang, ang laki nyo na. Kasi galit doon, klinis lang itong mga to. Hindi tayo gano'n. Hindi tayo mga asa, kaya natin pinipreach against the false doctrine. Kasi talagang false. Pero hindi para sa, dito kayo pumunta. Kasi kung gagawin natin yun, hindi ganito yung sabihin natin. Iba sabihin natin, kung anong gusto mo, alam, ang gusto nila, alamin natin, saka natin preach yun. Hindi tayo gano'n. Okay? So, integrity. So, anong method niya? Minsan, mahirap. Sabi dyan, our history. 40 years. Ganun din itong mga to. Kaya napansin nyo ba, inaalam ko yung background nyo. Sino magulang nyo, sinong... So, para alam ko kung paano kayo i-deal. Hindi tayo generic dito. Iba yung dealing ko sa anak ko, sa mga batang to, kay Mrs., kay Brother James, kay Pia, iba-iba, kay Salin. Kaya pag nakikinig kayo ngayon sa preaching, hinusga niya sinasabi ko, di ba? Kung gano'ng katama, kung gano'ng kamali. Si pastor, insensitive naman. Alam niyang ganito yung kalagayan ko eh. Ngayon, pag may nasagi, isipin mo rin, bakit kaya? Ano kaya mas importante? Ba't niya sinabi yun? Dapat sa palay ko, hindi niya sinabi yun. Ito sinabi ng Panginoon, pinatay niya yung iba eh. Ang tagal ng proseso, ang tagal. Hayaan niyang mamatay yung iba, pero, again, kay Moses nga, pinatay siya, pero, later, napunta rin siya doon. So, ibig sabihin nito, hindi ka pwedeng, hindi pwedeng sabihin ng Diyos ay unfair. Dahil kung anong gagawin niya, meron siyang sariling method. Okay? Ang method niya, history, and then sabi doon, in the wilderness. Minsan, hindi tayo tinetrain sa
Napansin niyo ba si ano, San Trinian si ano, si Joseph? At saan siya ginamit? Saan siya, si Moses muna, saan siya ginamit? Saan siya na-train? Saan siya lumaki? Sa Egypt, sa palace, di ba? Prince of Egypt siya eh. Pero saan siya ginamit? Ha? Saan talaga siya ginamit ng Diyos? Yung talagang ginamit siya ng matagal. Papuntang Israel, di ba? Sa wilderness. So, trinain siya sa palace, ginamit siya sa wilderness. Eh si Joseph, saan siya tinain? Sa prison, sa hindi maganda, di ba? Pero sa field din, sa wilderness din siya, sa, di ba, ano sila eh, mga farmer sila, tapos tama yun, sa prison din. Pero talagang training niya sa tatay niya. Pero saan siya, sa ginamit? Sa palace. So, yung sabihin nito, hindi pa rin pala dapat, anak kayo ng pastor, gagamitin kayo. Hindi gano'n, minsan yung iba sa atin, down na down. Kaya ito, si ano, di ba ito, ang hirap-hirap ko, yung pastor namin, gano'n eh. Yung lagi niyang kwento, alam niyo ba yon? Pag nakita niyo si pastor dito ngayon, mayaman, gagamitin ng Diyos. Hindi, nanggaling yun sa talagang yung bahay daw nila pag bumagyo, bumabalentong. Bumalentong na ba yung bahay niyo? Jason, bumalentong na ba yung bahay niyo? Hindi pa, di ba? Yung pastor namin, ganun. Ganun sila kahirap. Nakikitayo lang sila doon, kaya ayaw nilang tayo kasi hindi sa kanila eh. Nagkubo-kubo sila, eh bumagyo. Umikot yung bahay nila. Diba? Ibig sabihin, ginamit siya ng Diyos. Anong nangyari yun? Kasi sumunod siya sa Diyos. Kaya ganun din kayo. Si ano, pag mayaman ako, hindi ako gagamitin ng Diyos. Eh bakit? Si Moses. Hindi siya ginamit na nasa pala siya. Kailangan niya umalis doon. Sabi sa Hebrews 11, pinili niya na umalis doon to enjoy the pleasure of sin for a season. Umalis siya doon. Bakit di siya gagamitin ng Diyos doon eh? So, ganun din tayo. May mga kilala akong talagang anak ng Diyos na talagang totoo. Kahit mayaman, kahit Hollywood pa, umalis sila doon. Kasi gagamit sila ng Diyos, ha? Hindi sa Hollywood, hindi sa pelikula, kundi minsan iba sa pulpit. May mga ganun. So, hindi ibig sabihin na mayaman kayo, pero karamihan ng mayaman talaga, wala. Ang hirap. Kaya mas maganda pa kayo, mahirap kayo. Gagamitin kayo ng Diyos in the future. Okay, so hindi ko matapos to. Nahihilo na ako. Okay. So tapusin natin mamaya. Sana maka-attend sila. Okay, ano muna natin yung soul winning natin, ha? Medyo, yan. Pahinga tayo ng konti, pero reviewin nyo na rin. Kailangan nyong reviewin. Okay, tsaka yung soul winning na yan. Okay? Mamaya, doon pa yung method, the solution. Okay? Okay, the source, the purpose, the important matter, the attitude, the method, and the solution. Tapos natin mamaya ang gabi. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Kanyang mga salita, Panginoon. Ganito pala importante yung salita. Kayo ang nagsabi nito. Meron kayong pamamaraan. At meron kayong gustong ma-accomplish. So, we pray na... Kahit mga batang ito, Lord, nakikinig sila. Hindi na nakukuha lahat. But at least masanay sila sa church, sa preaching ng Baptist preacher, na maayos. Salita nyo lang ipipreach, Panginoon. Tulungan nyo po sila na hindi sila malayo pa, Lord, sa inyong salita at sa inyong kalooban. Ganito po nasa amin na dito. Mga teenager namin, nawa, lumakad sila ng may katotohanan at integrity, Lord, sa inyong salita. So we pray na ganito po kami mga adults. Kamayang hapon, Panginoon, kayo pong malalati. Ingatan nyo po ng mga kamag-anak doon. Mag-enjoy sila, but especially maintindihan nila na hindi ito enjoyment ng salinlibutan. Sandali lang to. So kayo pa yung mag-focus sa inyong salita pinapagawa sa amin. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.